OG crush ng bayan noong dekada 80. Kilala bilang si Eva Fonda. At niyanig niya ang mundo ng telebisyon sa kanyang pag-indak bilang si Loveliness. Hanggang sa pinasok na rin niya ang buhay politika, siya ang mula noon hanggang ngayon pinag-uusapan na Alma Moreno. Pero hindi pa daw dyan nagtatapos ang karera ni Ness. Hanggang ngayon, sumasayaw pa. Enter Vanessa Laksamana or Alma Moreno. Wow! I swear, nakakapag-dip-dip pa siya. Wow! Galing! Uy, ano naman ang pangalan mo? I'm Tyrone po. Tyrone! Ikaw ang DI namin sa next party namin. Yes. Wow! Ginawang DI! Thank you! Salamat! Ness! Wow! Ano, hingal moment ba? Oh, hingal ako. Talagang pinagsayaw, sabi niya. Talaga ba, Corina? Sasayaw ako only for our show. Yes, para sa'yo. Hindi ba? Pero bilang politika, hindi ka na ba talaga sumasayaw on stage? Hindi. Ano lang talaga? As in, paganyan-ganyan lang. Pero hindi talaga. Ah, wala na talaga. Ito talaga ang pinanggalingan ng Alma Moreno na napanood ninyo. Pero ngayon, aalamin natin ang Real Talk by Getting Real with Alma Moreno, Vanessa Laksamana sa Tunay na Buhay dito sa Corina Interviews. Huwag kayong aalis dyan. And the Tanga Queen original, Loveliness, is in the house! Ha! Oh, diba? Ganun pa rin ang itsura niya. Excuse me, ha? Nagagawa mo pa rin yun? Ikaw naman, Corina. Ikaw nga, ganda-ganda mo palaga ngayon. Ay, hindi ako marunong sumayaw. Hindi ako marunong sumayaw ng ganun. Tsaka never ako nagkaroon ng confidence para magsuot ng tanga, no? Ano? Hindi ko na nagagawa yun. Pero pag sasayaw, nagagawa ko pa rin ng konti. Ah, ginagawa mo pa rin Pero ikaw, ganda mo pa rin. Kung Oy, paano kita you. Nakita nun, ganun ka pa rin ngayon. Siyempre, nagulat ang lahat nung pumasok ka ng politika. So bago yon, si Ness muna ang pag-usapan natin. Paano ka muna na-discover ng komedyanteng si Chiquito? O naabutan namin yon. Si Papa ang kong tawagin. Oo. Ano yan, sa Cebu ako talaga. Kasi yung sister ko, si Janet, ang asawa niyo nun si George Sasnar, may-ari ng may resort sa Talisay. So nag-stay din ako sa sister ko sa Talisay, friend ni Chiquito, si George Sasnar. Nag-shooting na Enter Garote, dun mismo sa resort nila, sa beach. Andun ako, nanonood. Mahilig ako eh, nanonood ako. Tapos sabi ni Chiquito na, Iha, mahilig ka ba mag-artista? Ginano lang ako. Alam mo, sagot ko lang sa kanya, opo. Eto na yon, eto yung mukha mong yan. Yan. Ayun. Ilang taon? 14. Oo, yan ako. Okay. Hanggang sa ako, manay ko, kinukulit ko na tatay ko. Kasi si ang Laksa Production, sila Tony Ferrer, pinsan ng papa ko. So meron pa rin kaming talagang dugong pag-aartista. Ayaw ng father ko, pero gusto ko, pinipilit ko, yung mama ko ang medyo nakukonvince ko. Hanggang sa may taga Manila naman kami talaga, nandito yung mga pinsan ko. Nung bakasyon, inuwi ako ng nanay ko kasama. Hanggang sumusulat ako sa tower, pinapadala ko sa tatay ko. Pero ayaw pa rin talaga ng tatay ko. Hanggang sa nakita ko si Tony Ferrer, tinanong ako talaga kung gusto mag-artista. Yun na yun. Umpisa nun. Ayun. Hanggang naging kinontract ako ng Tower Production, kay Artemio Marquez. Yun na yun. Eh, mga big time naman pala ang pumapaligid sa'yo nun, kaya ka na-discover? ang movie ko nun, na unang-una nun, yung Urduha kay Amalia Fuentes. Naaalala ko yun. Maiksi nung role ko, pero hindi ka makakalimutan. Yes. Mahaba ng konting, kumbaga siguro dahil inosenteng mukha, kumbaga. Oh. Kaya naalala, hanggang sa naging leading lady ako ni
Chiquito yung kambalto ko. Pero teka muna, hindi naman naglaon. Ang daya mo eh, ang dami dyan struggling. Hirap na, naka-10 taon na sa showbiz, hindi pa rin sumisikat. Ikaw, unang sabak mo pa lang, 14-15, pagdating mo ng 16 years old, eto na, launching movie, Ligaw na Bulaklak. Ay, diba sa kuwan? Wala eh, nagpunta sa administration. Doon, no? Saka pala, baka gusto mo pansit, oh. Nabili ko sa labas. Huwag na, thank you. Kala ko ba may sasabihin ka kay Mahuan? Ang Ligaw na Bulaklak naman, si Tito Jesse. Jesse Ejercito, kay kapatid ni President Erap Strada, di ba? Ismael Bernal ang director ko. Wow! Tapos, ang kasama ko dyan si Jun Mariano. Ang movie niya yun. First din niyang movie. Oo. Tapos, si Vic Silayan. Tapos, si Ismael Bernal naman, kinausap ko na, oh, ha? Ness, pag ako dito, kasi bago ko eh, pag ako nagalit ako dito, na high blood ako dito, nagbabato ako ng script. Silya, ganun, inuunahan ang kitawag. Inuunahan ka na, kasi baka matakot ka. Yes, kasi bago ako. Okay. Baka manginig ako, hindi na ako makaarte. Pero okay naman, nakatulong naman sa akin. So talaga nambato siya ng mga script? Oo, nakita ko. Buti script lang. Script lang. Hindi naman sila, script lang. Dahil lang hindi tama yung pag-iilaw, tapos madaling araw na, siguro lahat nag-correct. Kaya medyo to big hit, yung Ligaw na Bulaklak. Naaalala ko pa yon, talagang pinag-uusapan yun ng lahat ng tao. Yung Ligaw na Bulaklak. Alma Moreno. Buti pumayag ang mga magulang mo sa adult role. Maraming bawal na ganito. Okay. Kaya medyo nasunod naman, pero may mga scenes talaga na hindi mo maiwasan na hinahanap din ng script. Oo. So, paano gagawin natin para makatotohanan? Lalo na, first movie ko yon na lead role ako. Kailangan talaga. Oo. Ano ang sikreto? Tingin mo, ano ang naging sikreto ng Ligaw na Bulaklak? Bakit instant hit at ikaw talaga umangat din ang pangalan mo? Maganda yung movie, yung storya. Magaling ang director namin, si Ismael Bernal. Ang mga kasama ko. At nagkataon siguro bagong artista, ayun. Fresh, oo. Bata. Oo. Tapos, kumbaga tawag nga nila sa akin, innocent face. Yun ang nung araw. Oo. Innocent face, Alma Moreno. Ganun sila lagi eh. Siguro na pagsama-sama lang yun, nagkataon lang na... Mukha ka pa rin naman inosente. Saan? Crown 7 Productions, meron palang... kwento yan, of Jesse Ejercito. Yes, pinagsama-sama kaming lahat ng artista na nag-hit pa rin sa Crown 7. Naalala ko Jessie, din yan, reporter alaga, ako niyan eh. Yes, alaga ni Kuya Jesse kaming lahat. Yes, oo. Isa-isahin natin ah. Sige. Elizabeth Oropesa. Yes. Chanda Romero. Daria Ramirez. Lorna Tolentino. Amy Austria. Beth Bautista and Alma Moreno. Pero halos lahat kami nandito pa rin, di ba? Yeah. Lahat pa rin kami. Oo. Halos, ilang kaming nandito pa rin. Correct. Sa iba-ibang kapasidad, yes. Ano? In different levels. Parang iba rin yung hubog ng artista noon. Iba kasi yung kapanahunan namin dati, Kunine. Sabi ko nga sa'yo, hindi ka magiging kaagad artista kung wala kang... Nadaanan, napakita, nag-hit sa'yo. Imagine, para bakit mo Elizabeth Oropesa, andyan pa rin. Tsaka naalala ng tao yung lahat mga... Lahat yan, lahat ng binanggit mo, maalala ng tao. Oo. Especially si LT ngayon, active pa rin. Correct. Diba? Correct. Sa Mari ko. Correct. So, sumikat sa showbiz, eto ngayon, biglang nagka-aksidente. Ano ba yung aksidente na yun? Shooting ko rin kay Kuya Jesse Ejercito rin, Crown 7. Markadong Anghel. Paakyat ako ng Baguio. Tapos, tulog ako ng kotse. Ang Manong Wed, yung kuya-kuya ko na nagde-drive, nakatulog yata. So, doon ako, nabangga ako dun sa malaking truck. Pasok ako sa loob. Uy, grabe naman. Oo, ayun ang di ko makakalimutan. Ako, humingi ng tulong. Hindi ka pinapansin, ganun pala yun. Hindi ka basta gagalawin. Oo. Umiiyak na ako. Hanggang sa may isang tao lang talaga na di kotse, talagang wala siyang pakialam. Hinila ka. Hinila ako. Buti rin tulog ako kasi kung gising ako, siguro hanggang ngayon, bit-bit ko yun eh.
Oo. Naintindihan mo yung nakita correct, ko. Correct, correct, correct. Siguro magkakaroon ako ng nervyos hanggang maiisip ko pa rin. Wala akong nakita eh. Nakita ko lang yung katabi ko na alalay kong tawagin, si Louie. Tapos yung mama ko, yun. Buti yung mama ko, tama lang ng konti. So walang namatay? Wala sa akin. Walang namatay? Just wala. Tinahinga ako sa ulo, walang. Mayroon ako 7 dito eh, na tahi. Tinahi ako, walang yung pangmamanhid, wala. Oo. Anesthesia, wala. Grabe, ang mga karanasan mo, ano ba? Hindi matatawaran. Sobrang pasasalamat sa Panginoon yun. At nagpapasalamat din kami dahil ang haba pa ng nilakad ng iyong career. Nagsisimula pa lang siya noon. 17 pa lang siya, superstar na siya. Hindi ba? Merong isang espesyal na kamison. Na itong espesyal na kamison ng Regal Films, ang nagsisigurado daw na patok ang magiging pelikula. Si Ness ang original sa espesyal na kamison na ito. Paano nagsimula yun? Nag-upisa yan, yung kamison na yan, walang karanasan. Nag-hit yung walang karanasan ko, tapos may ginawa ako. Basta tatlong hit yon. Na magkakasunod yun. At sinuot mo yung kamison na yun? Pero hindi pwede hindi isuot yung kamison na yan. Hanggang doon na sa may bagong artista na, nagbibida na, sinuot na sa Regal yun. So, tinawag na, yun na yung kamison. Ayun. So, itong kamison na ito, pinasuot din sa ibang artista. Sa ibang artista. O, pumatok din naman ang pelikula. Pumatok din naman. Kailangan masuot ko yan, malay mo, hindi ba? So, baka gawa rin ako ng pelikula at maging Jezebel din ako. Ano ba yung mga iconic na mga, ano mo, pinaka-iconic na roles mo? Yung Jezebel. Jezebel na ang dami nang gumawa yan, ang huli ako. At may kwento pa yan, nag-Jezebel ako noon. Hindi ko alam na buntis ako kay Mark. Ah! So, ibig sabihin kung ano-anong pinagagagawa mo, nagbuntis ka na pala. Nung sinusukatan ako ng buntot, kasi yung buntot na nakatayo ka, tapos parang meron silang linalagay na yung puti na parang semento na hindi ko. Bigla lang ako nahimatay. Ah. Tsaka ako lang nalaman na yung pala, buntis ako. Ka na. Tapos hindi ka naman pwede nang mag... Right. Back out. Kasi right. Nag-umpisa na. So talagang makapit lang talaga siguro. Yes. Meron pa nga ako, nag-swimming ako, nag-aral ako para yung... Yikes! Meron yun. Oh, grabe! Kailangan marunong ka sa dagat talaga kung paano mo dalhin yung buntot mo eh. Oo. So, hindi mo si alam... Si Matranillo ang leading man ko naman dyan. Right. Si Vilma Santos ang nagsabi na importante na makaganap ka ng isang iconic role sa career mo, no? So, of course, yung Jezebel. Ang naalala ko yung Eva Fonda. Eva Fonda 16, after ko magligaw na bulaklak, si Eva Fonda 16 ay isang mahirap na babae. Inape, bata, inosente, hanggang sa... Struggling. Nag-struggling siya. May experience ko dyan, hindi, kasi bata pa ako dyan talaga eh. Yung false eyelashes, ayoko. Ayoko talaga, inaaway ako ni Manay Ichu. Gamitin mo yan, ako ayoko talaga. Ano naman ang masama sa false eyelashes? Kita mo ang kapal-kapal nito. Ano ko, nagluluha, hindi makatagal. Ah, nagluluha, kaya. Yun, okay. Yun. Mahigit 100 movies, hindi ba? Oo nga. Mahigit 100. Kasi hindi ko na nabinibilang. Kasi nagkaroon ako ng time na sunod yung movie ko. Sinusundan na ako. Nasa location ako. Tatlo ginagawa ko. Mm-mm. Correct. Ganun ako nun. You were really a box office hit. Di ba? Yes. Importante ba sa'yo ang award? Oo naman. Kahit kanino naman. Pero hindi ako siniswerte dyan. Totoo. Bakit? Puro nanonominate ako. Ilang beses ako. Siguro hindi para sa akin. Oo. Ganun ba yun? Siguro ha. Pero syempre, hindi ka naman tumitigil mangarap na... One of these days, siguro kung may magawa ako, kahit sa edad kong to, magkaroon pa rin ako. Why not? Diba? Oo. Wala naman tayong katigilan dyan eh. Pero noon, sobrang happy na ako. Kasi lahat ng movies ko, noong kapanahonan namin, iba kasi pag nakakapagdala ka ng movie. Yes. Pelikula, hindi katulad ngayon, TV. Correct. Diba? Correct. Dati sa amin noon, iba yun. Pag boom ka sa pelikula, sa mga sinihan, iba yun. Iba dating. Eto na, paano nangyari yung Tanga Queen?
Parang ang haba ng naging career mo, no? Sobra. Ang daming pinagdaanan, ang daming kwento. Magsulat ka nga ng libro, pagkakakitaan natin yan. Okay? Tapos pag-usapan natin, paano ba naging tanga queen? O baka hindi alam ng mga tao kung ano yung tanga. Okay, papakita namin sa inyo, ha? Diyan lang kayo. Magtatanga si Ness sa aming pagbabalik. Okay, sino ang nag-imbento ng salitang tanga? Is that a real word? Oh, tanga. Kutawagin nila kasi nung nagla-loveliness ako, pinagtanga nila ako noon. Mm. Eh, tanga naman, kumbaga parang bathing suit din yan na, di ba? Oo. Yun. Yun naman pala ang inabangan ng husto. yun. Sa loveliness. Top 10! Ang galing naman ang nag-imbento noon. Si Deo? Oo, si Deo. Wow! Ang writer namin, si Enrico. Talaga ba? Makwento ko nga kay Enrico yan. Ikaw palang nakaisip ng top 10, ha? Francis Magalona yung nag-rap namin. Ah, taga-rap nyo siya dati. Yes, so Willie Revilla May yung drummer namin. Correct. Yan. Ay, nako, naalala ko memories. Teka, nami-miss mo? Okay, nami-miss ko yung pagsasayaw, yung ano. Kapag nakikita ko, nami-miss ko dun yung katawan ko. Biro mo, galing ka sa wala, nanonood ka lang dati ng mga shooting. Biglang loveliness. Ilan lang kayo ang may ganun, ha? May VIP, ni Vilma Santos, tapos merong yung kay Maricel Soriano, tapos merong Sharon Cuneta. Tapos loveliness. Parang kayo lang talaga ang nakapagdala ng ganong klase. Kami, oo. May kanya-kanya kami kasing title, eh. Yes, oo. Diba? Kumbaga, may ako si Loveliness, Shining Star ako. Oo. Si Vilma na Star of All Season. Si Maricel Soriano, Diamond Star. Oo. Si Sharon Cuneta, Mega Star. Oo, correct. Kumbaga may kanya-kanya talaga nun. Loveliness comes from the word love. That's ganun. No? Galing. Ang galing, ha? Mapunta tayo sa love. O, eto na. Magpakita tayo ng mga litrato. Ay, ang pogi! Ang Kuya Daboy. Oo. Best friend ko yan. Totoo ba? Naging best friend din kayo? Mm-mm, best friend kami after nun. Sobrang best friend, di ko siya makakalimutan. Totoo ba? Mm-hmm. Kasi kapag nagkakahiwalay ang mag-partner, kuminsan hindi maganda, di ba? Pero with Rudy, maganda. Maganda. Ano kami? Siyempre yung umpisa medyo magulo. Pero mabilis lang yon. Pero after nun, naging best friend kami. Nung tumakbo ako sa politics noon, isa siya sa tumutulong, naghahanap ng tutulong sa akin. Ganun siya kabait din. Ah, oo. Tsaka mapagmahal din. Isang di ko makalima, syempre may Mark Anthony ako sa kanya. Yes. Yun. Oo. Nakamukha rin niya. So, ang hindi mo makakalimutan sa kanya yung kabaitan niya? Kabaitan at tsaka syempre may Mark Anthony ako. Yes, oo. Ay! Dolphy. Okay. Pag nakikita mo si Dolphy, uy, kasagsagan din ni Dolphy noon. Ng kanyang career. Kami. Right? Diba? Oo, kami noon. Paano man ligaw si Dolphy sa'yo? Simple. Totoo ba? Padala lang ng food. Oh. Sa shooting, ha? Kasi dalawang beses na siya. Teacher's pet yung una namin. Simpleng padala ng food, tapos may flower. Ganon, sa alahanin ka, huwag puyatin. Ganon siyang kasimple lang. Totoo maalalahanin. Ba? Maalalahanin. Yun siya. Kala ko, nagkatinginan lang kayo o tayo na, ha? Ah, hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi ganon kasimple. As in, at saka umaakit siya nung after nung shooting namin, Manila na, umaakit siya talaga ng ligaw. Ganon lang yun, kasimple lang. Parang old style. Mm, ganon lang siya. Anong hindi mo makakalimutang sinabi niya sa'yo? Kasi wala na si Dolphy, no?
Pero kung meron ba siyang iniwan sa'yo na hindi mo makakalimutan? Ang iniwan niya sa akin na hindi ko makakalimutan, natural, si Vandolf. Oo, si Vandolf. Yung anak ko na si Vandolf, nahawig-nahawig niya pati kumilos, may expression, pati pananalita. Totoo ba? Oo, pati minsan boses. Oo. Oo nga. Boses! Ganun yung si Vandolf, ano? Nang interview ko yun eh. Boses ng papa niya. Correct, yeah, correct. Yan. So, wala ka regrets? Wala. Wala. Talaga? Sa mga karelasyon mo, wala kang regrets wala. Kahit na... Kasi ano yan eh, nung time na ginusto ko yun, ninove ko naman sila. Correct. Bakit ako magkakaroon? Right. Yun yun. Naku, huwag na nga natin uriratin. Parang nangingilid na yung luha niya. Uh-huh. Deloko lang. Okay. So, let's go to love number 3. O, ito namang si, ano, ito namang si Joey Marquez. O, ano naman ang masasabi mo sa kanya? Si Joey, ganun din. Palatawa. Yung wala kang lungkot, lagi yung nagpapatawa yan. Ah. May punchline lagi yan. Kahit seryoso ka na o galit ka na siya, dadaanin niya sa lambing na kailangan tumawa ka. Tapos, ang unang gusto ko yan, matalino. Ah, wow! Matalino. O, kita mo, hindi alam ng tao yon. Pwera nga, naging mayor. Pero, Nade, matalino. May talino talaga. May talino talaga. Alam niya yon kahit tanong mo sa kanya yon. Ah. Siyempre, siya rin yung una, siya yung pinakasalan ko. Oo. Correct, kinasal. Correct. Kinasal. Dalawang beses. Ba't sasabi mo ba na siya talaga yung na-in love ka? Hindi naman. Lahat ng tatay, na-in love naman ako doon sa tatay ng mga okay. anak ko. Kasi wala naman sandalian doon eh. Relasyon talaga lahat siya. Okay. Tsaka may baby ako doon, may anak ako doon. Nagkataon talaga lang na siya talaga yung talagang nagyaya magpakasal, mag-ano kami, magdalawang beses. As in, kinasal siya sa, kami sa Las Vegas, as kinasal kami dito sa Manila. Ah, ayun. Baka nasa edad rin. Siguro. Di ba parang iba yung mindset mo? Oo. Di ba? Eh, nandun naman ako sa ano na, dati kasi hindi ako naniniwala. Sa kasal. Dumating din sa punto na, sige, ano na rin ako. Hanggang sa nagka-apat kami na anak. Ayun, okay. Kaya hindi ko makakalimutan din si Joey dahil may anak ako na apat right. sa kanya. Right. Si Yoj, si Winwin, si Vijay, si MM. Ayun, okay. So ngayon ang tanong, pagkatapos ang lahat ng mga minahal mo, naniniwala ka ba sa forever? Forever sa akin, forever na ako, forever yung mga anak ko, yes. yung pagmamahal ko, yun ang mga forever sa Oo akin. Nga, feeling ko rin, parang ang forever yung kontrolado mo eh. Yes, kontrolado diba? Mo, ako lang to, gusto ko to. Yun Correct. Ang forever sa akin. Oo, ang ibang tao, hindi mo naman masasabi. Hindi mo naman masasabi yung ibang tao. Oo, hindi mo masasabi. Sarili mo lang hawak mo eh, no? Oo. O, eto na. Paano pumasok ng politika si Alma Moreno at kumusta naman siya bilang nanay? Ang dami rin nila, ha? Oh, ilan? Pito. Pito. Basketball team na ba yun? Basketball team na ba yun? Pito, grabe. Si Alpha. Ilang babae, ilang lalaki? Ang lalaki si Mark, si Yoj, si Vandolf, si Vijay. Apat. Okay. Tapos ang babae, si Winwin, si Alpha, si MM. Ay, ang galing mo bumalanse, girl. Congrats! Ngayon na ako ay isa ring nanay. Parang, hindi ko ma-imagine yung pito. Kasi sa dalawa pa lang, gusto ko na mag-resign. Alam mo, ang cute-cute ni Pepe and Pilar. Pag hindi nag-aaway, hindi ba? Nasusundan ko yun, ha? Nasusundan ko yung babies diba? Mo. So, paano mo nagawa ang pito? And, practically a single mom. Ay, hindi naman. Yung mga tatay naman, tinulungan naman ako eh. Okay. Katulad ni Dolphy noon, time na yun, naka-support naman si Dolphy kay Vandolf, right. And then kay Yoj, si Joey naman sa mga anak, pati pag-aaral, lahat. Pero ang importante lang, kailangan lagi kang, hindi porke malalaki na sila ngayon, wala ka na sa tabi nila. Ang trabaho ko na lang sa kanila ngayon as mother
na malalaki na sila, advice na lang. Pero may kanya-kanya na silang pag-iisip na hindi mo naman laging tuturuan kung ano dapat nilang gawin. Right. Pero yung pag-guide sa kanya, nandyan pa rin ako. Yung love ko, hindi nawawala. Pero yung mga apo yun, may mga apo na rin kasi ako eh. Eto ha, pitong anak, pito ring apo. Ang dami. Kailan kayo nagre-reunion? Bigla-bigla lang kami, wala kami talaga. No, katulad nung December, ito lang, wala lang si, ang absent lang noon, wala si Van Dolph kasi nasa Baguio. Pero lahat ng magkakapatid, kami magkakasama sa tahanan kay Win-Win. Ah, okay. Si Win-Win na nagpa-dinner, lahat kami magkakasama. Si Joey nandun, mga kapatid niya. Yun, nandun lahat kami. Yun lang ang si Van Dolph. Pero pag birthday, minsan nagkikita-kita, pero bihirang mabuo kami. Oo. Bihira kasi may mga kanya-kanya na ring trabaho, may kanya-kanyang oras, may kanya-kanyang pamilya na rin. Hindi katulad nung maliliit sila. Ayun. Talagang kami sama-sama. Correct. Reyna Hispano-Americana 2017 International Title Holder si Win-Win. Ah, ang lakas ng loob. Malakas ang loob. Pumunta yan doon sa ano, lumaban. Siya lang, kasama lang niya si Kuya Yodge niya, tsaka yung isang sekretary namin. Lumaban siya, walang ano. Eh, doon pa naman sa pinuntahan niya, wala daw para marunong mag-English. Talagang Spanish yata kung ano yung paano magsalita. Wala, pero ang lakas, oh. Oo, kung paano. Pinag-aral, nag-aral talaga. Talaga? So, parang pumasok talaga sa isip niya yung gusto niyang maging beauty queen. Bata pa lang yan, mahilig na siya. Oo. Yung mga mag-ayos-ayos, mag-beauty queen siya, mahilig siya. Eh, Tita Melanie naman niya. Tita Bia niya. Correct. Kapatid ni Joey. So, siguro na... Doon napunta sa pageantry. Yes. Ayaw niya mag-artista. Bago siya nag-beauty queen, artista siya. Nakita naman niya sa'yo yun. Tsaka sa dad niya. Sa daddy niya. Correct. Ayon. Kaya yun. Ganda niya, no? So, ano na ngayon ang ginagawa ni Win-Win? May show siya, may soap siya. Tsaka sobrang nag-aalaga, hands-on siya dun sa anak niya. Oo. Na ka-1-year-old na anak niya, talagang nanay din. Wow! Ang masasabi mo na parang, ito hindi mo na inaalala at nangyari na talaga yung... Oo, tsaka marunong sa buhay. Ikaw ba yung tipong nanay na bata pa lang, parang pinagpapalanuhan mo na yung anak mo? Hindi, basta ako ang pangarap ko nun sa anak ko, sa mga anak ko, makatapos ng pag-aaral. Yun yung, siguro yung may hindi ko narating. Gusto ko marating ng mga anak ko. Ayun, okay. Kaya, sobrang happy ako ngayon kasi si Win-Win, sumobra naman. Oo, sa inasahan. Sa inasahan ko naman. Anong feeling? Gusto ko rin na magkaroon ng ganyang feeling. Sobra, sobrang nung nanalo siya, iyak. Totoo. Iyak, tuwang-tuwa. Hanggang ngayon, yung proud mom talaga. Talagang right. Pinagmamalaki ko paano siya hanggang ngayon, paano siya maging nanay dun sa anak niya. Sobrang proud ako kay Winnie. That's great. Parang graduate ka. Parang kang nakoronahan. Yes. Di ba, no? Bilang nanay, nakoronahan ako. Oo, di ba? O ito namang si Mark. Napaka-pogi, di ba? Ito naman si Mark. Sa pogi, talagang napaka-pogi naman. Hindi ba nga? Oh. Pero yan, napakalambing na bata. Pero loner. A loner siya? Oo, gusto niya yung buhay lang niya, siya lang. Tsaka sobrang nagpapasalamat ako dahil siguro sa pinagdaanan ng anak ko, okay siya ngayon. Okay. Career niya, contract siya ng Viva, sobrang okay siya yung buhay niya ngayon. Grabe din yung pinagdaanan ni Mark. Grabe, yung time na nakulong si Mark, 1 year and 1 month, araw-araw nandun ako, nagbabantay ako. No way! Yeah, nandun ako, as in apartment, kumuha ako sa San Fernando. Nang malapit sa kanya, dun sa Bilibid, dun ako. Oo. Kasi kailangan kong, by lunch, kailangan siguraduhin ko yung pagkain niya meron. Nadadalaw ko siya. Tapos kung may taping ako noon, galing ako noon kasi may soap ako, galing pa ako na San Fernando, babiyahe ako. Pero dadalaw muna ako sa kanya. Ganun, hindi ako bumitaw sa kanya. Tapos pag may hearing siya, kailangan kong gumising na maaga dahil kailangan ko siguraduhin na safe siya na dadating. Safe din siya maibabalik sa cell niya. Grabe! Kaya sobrang yes. Nung
na-acquit yung anak ko na natapos yung kaso niya. Sabi rin sa iyo, hagulgul ko, sobrang thank you. Wow. Hmm. 1 year mahigit. Sobra. And imagine, in the end, na-acquit din pala. Oo, yung nakita ko yung hirap ng anak ko. Oo. Yung lugar, yung kwarto, na walang special ano kasi doon eh. Pantay-pantay kasi yan eh. Mm-hmm. So, titisin mo yung bilang nanay. Oo. Ang sakit noon. Yes. Ang sakit-sakit noon. Na alam mong yung balat na niya dahil sa tagal, may rashes na, may... Eh, ang puti pa naman niya. Ang puti. So, lagi ako may dalang cream. Sa kanya ako natutunan anong cream nga yung pinabibili niya. Mana sa tatay yan, maano yan eh. Balidoso. Balidoso rin. Yun. Ano yung sikreto kung paano ninyong mag-ina na lagpasan yan? Siguro, lagi ko lang sinasabi sa kanya, dasal, lakas ng loob. Huwag siyang mag-nega, positive lang. Hawak lang. Tsaka malaking bagay yung nandun ka, ha? Oo. Oo. Tapos dinadalaw din siya ng mga yung kapatid niya. Si Santo siguro nadalaw at least 3 beses. Sa isang beses sa isang buwan. Kailangan kasi yung time na yun, mas maramdaman niya na lahat kami nandyan para sa kanya. Okay. Walang nangiiwan sa kanya. Correct. So sa naging karanasan mo kay Mark, ano ang masasabi mo sa lahat ng mga magulang, lalo mga nanay, na mayroong mga problematic na mga anak na chapter lang naman yan eh. Oh, dumadaan yan. Dumadaan eh. Talaga sa ganun, sa journey nila. Kasi ano yan eh, ako lang ang lagi ko yung sinasabi sa magulang, maging matatag lang sila. Tsaka importante, pag lalo na yung anak mo nagkakaproblema, huwag mong iiwanan. Hanggang kaya mo, bantayan mo, kausapin mo. Paramdam mo yung pagmamahal mo, pagmamahal ng pamilya para sa kanya. Ano naman ang masasabi mo kay Mark today? Ay, sobra. Sobrang proud ho ako sa anak ko kay Mark Anthony. Magaling na artista, mabait na bata, magaling makisama. Kaya ako alam yon dahil si Boss Big ng Viva, nakakausap ko. Kasi yun ang nakakontract siya sa Viva. Nagkwento sa akin, yes. Kinukumusta ko na, ay, Nessa, yung anak mo. Okay yan, napakabait, on time, hindi sakit ng ulo. So, thank you Lord. Parang, sabi ko, laki na. Okay yes, siya. Yes, so, yes. O, ito namang si Van Dolph. Maiba naman, comedy naman tayo pagkatapos ng drama. Action yun. Hindi, ito, si Van. Linoloko ng tatay yan. Ano yun, yung ilang beses na aksidente? Yung buhay. Totoo ba? Oo, ilang beses na aksidente yan, di ba? Naku, na-comatose pa si Van Dolph. Oo, di ba? Na-comatose siya nung pinakamag-gravity niya. Na-comatose siya for one month din. Mm-hmm. 1 month na eksakto, na-comatose siya. Na ikaw, magulang din ko rin, pag tinanong mo yung doktor, mayroon ba ho pag-asa na gumising? At sasabihin, ang sagot sa'yo ng doktor, hindi ho namin masasabi. Anong marakitang kami ni the time ni Dolphy, ako nun nandun. So wala na, manghihina ka na lang. Pero kailangan namin talaga maging matatag na ni Dolphy nun. Maging matatag kami for Van Dolph nun. Prayers din. Correct. Hanggang sa nakasurvive siya, sabi na nga namin, pag yan daw 1 month, hindi pa rin nagigising, bubutasan siya dito. Oo, tracheotomy. Oo. Or sa chan. Exacto 1 month, nagising siya. Ayaw siguro yun. Grabe naman. Pero walang naging permanenteng epekto. Meron. Yung isa ulo, sa ano, wala. Pero sa paan niya, di ba, medyo pilay-pilay siya lumakad. Ah. Yun. Pero buti na lang, bata pa si Van Dolph, at saka nagba-basketball, malakas ang katawan. So, ang naging differential lang talaga niya. Magaling din ang doktor namin kasi, sila Doktora Baniko. Dito niya noon, talagang, ano yan eh, bakal. Hmm. Bakal na lahat. Okay. Mula dito niya, bakal. And not once, but 3 times. Pero yung iba, medyo mas minor. Minor yun. Nahuhulog lang siya. Pero mamamatay ka sa nervyos. Pero ngayon naman, mula nung nag-asawa siya kay Jen Kison, nagkaanak siya si Vito, so nandun na siya kay Kira, yun naman, medyo kunsihal na siya ngayon. Oo. Seryoso naman. Yes. Mukha naman. Tsaka kung magsalita eh. Yun naman. Siya ngayon. Kaya, kumbaga, hindi ko na rin masyado intindihin dahil may pamilya na rin, okay naman sila. Prayers ko pa rin, nandun pa rin, ang ginagaydan ko pa rin kung tatanungin ako. Right. Parang hindi biro ang magkaroon ng 7 anak. Tapos, kanya-kanya silang monitoring mo.
Hindi, si Yodge naman yung anak ko din, may anak na rin. Pero yun din, okay din, hindi ko problema dahil marunong din sa buhay. Oh. Yung wife niya, si LA, okay din. Kaya sobra akong... Anong ginagawa ni Yodge ngayon? Working din, city also. Trabaho, tapos may konting business. Ah, okay. Oo, kasi yung wife din niya, may work din yung wife niya. Pero hindi ba totoo yung sinasabi ng tao na never matatapos yung pagiging nanay mo? Kaya nga, hindi talaga. Oo. Ang nanay nandiyan, pero siguro, may, hindi ko sinabing may hangganan. Pero ang nanay lang, kasi lagi ka nandiyan to guide yung anak mo na lang. Kasi meron ang anak na may mundo na siyang sarili eh. Oo. Iga-guide mo na lang, oh anak, ito siguro suggestion ko, ito na lang siguro dapat. Hanggang dun ka na lang. Correct, correct. Pero hindi mo na sila yung pipilitin na ito dapat, hindi eh. Oo. May buhay ka na, may sarili ka pag-iisip. Ito, pero hindi ako nagkulang sa'yo ng paalala, ng advice sa'yo. Yun. Para ang dali, ano, pag sinasabi niya. Tsaka, biro mo, graduate ka na, lahat sila may kanya-kanya ng pamilya. Sinasabi ko sa inyo, hindi madali. Hindi po. mahirap po oo. Talaga maging nanay. Nanay, nakakapagod. Pero, nagawa ni Alma, and for that, oy, palakpakan naman natin siya. Biro mo, pitong anak, pitong apo. I cannot imagine. Okay, susunod natin pag-uusapan. Yung isa pang papalakpakan natin si Alma. Yung pagpasok niya sa politika at hindi natin nalalaman, actually ngayon ko lang nalaman, itong tungkol sa kanyang sakit na pinag-uusapan naman ni Alma. It's multiple sclerosis. Sclerosis, brain, nerves. Sa nerves, sa brain. Ano kaya yun? Hindi, parang ano ha, ang dating sa akin, seryoso siya ha? Seryoso talaga. Seryoso talaga. Seryoso. At, yes. Pero kailangan ninyong malaman, paano ba nagagawa ng isang superwoman na si Alma Moreno, 14 pa lang, ayan na, at hanggang ngayon, nandyan pa rin. O sa pagbabalik natin. Grabe din ang araw mo. Mula umaga, hindi ko ma-imagine yung buhay mano-mano sa tao, araw-araw. Eh, yun ang trabaho sa barangay talaga ngayon. Oo. Talagang direkta ka sa tao. Pag pumasok ka ng barangay, kailangan mong asikasuhin. Pag may lumapit sa'yo, entertain mo. So, yung araw-araw na buhay na ganun, paano mo yun nagagawa? At tapos ako pa nagdodrive. Oo. Ano, mahirap, pero pag gusto mo yung ginagawa mo, inspired ka para doon sa tao mo, sa mga tinutulungan mo, mga kinakausap mo, nakakagana ng loob, hindi mo mararamdaman ng pagod. Pag love mo yung ginagawa, di ba? So mahilig ka talaga sa mano-mano sa tao. Nasa yun na yun, ugali mo na yun talaga. Ugali ko na yun kasi nung si Joey Marquez Mayor, oo. May kababaihan tayo. Hanggang ngayon, meron pa din akong kababaihan. May Alma Cares. Tuloy-tuloy pa rin yun. Hindi na bago. Siguro, ako na nga yun siguro talaga. Talaga? So, kay Joey ka natuto dyan? Kay Joey. Time pa nung naging first lady. Ako nung vice mayor pa si Joey. Vice mayor si Joey. Hanggang nag-mayor si Joey. Puro kababaihan. Pag may problema ang kababaihan, direkta sa akin. Tapos, saka ko lang sasabihin kay Joey. Mga ganon. Ayun. Hanggang sa naging konsela ko, naging kagawad naman ako ngayon. Ayun. At nagmana naman sa'yo si Vandol. Si Vandol naman ang konsehal ngayon. Magla-last term na rin siya. Sino pa ba yung... Yung wife niya. Ah, yung wife niya. Ang barangay captain, si Jen. I sa see. Tambo. Okay. Mm-hmm. Paano naiisip ng isang artista? Parang natural ba talaga sa isang artista na kaharap mo ang camera araw-araw, mga fans, talagang tatawid ka ng pagiging politiko? Hindi, kasi hindi naman porque artista ka, pwede ka maging politiko eh. Hindi. Mm-hmm. Hindi. At saka mahirap din yung sabi mong artista ka, mananalo ka sa politika. Pag kahit anong takbuhin mo, basta artista ka, panalo ka. Hindi. Ang dami rin hindi naging sunerte. Oo, tama no? Ba? Hindi. Right. Ano ang sikreto? Hindi siguro. Unang-una, syempre, sabi nga, katulad sa akin, magtanim ka muna.
hindi ka lang biglang sumusulpot. Diba? Magtanim ka, magpakita ka sa tao, hindi kung kailan ka tatakbo, saka ka lang magpapakita. Ayun, kailangan magtanim. Magparamdam ka. Right. Diba? Alagaan mo, tsaka maging totoo ka. Huwag kang masyadong plastic actually, Yung talagang tumutulong. Oo, yung galing sa puso mo ang pagtulong, pagbaba mo sa tao, pagtulong mo. Galing sa puso, huwag kang maghintay ng kapalit. So masasabi ba natin na yun ang pagkakatulad ng pag-aartista, yung pagiging matagumpay na artista at matagumpay na politiko, nasa puso dapat yes. yung lumalabas sa'yo. Oo, diba? Tsaka isa pa, pag nasa, kunyari, naging successful ka sa politika, huwag din lalaki ang ulo mo. Parang sa artista rin yun. Right. Pag sumikat ka, huwag ka lalaki ang ulo mo. Dapat ang paa mo nasa lupa lang. Lalaki. Ayun. Hanggang kailan kang magiging politika? Ngayon, kagawad. What's next? Hindi. Tutulong muna ako sa anak ko. Tutulong ka muna sa anak. Kasi si Yodge naman yung papasok. Right. Okay. Ayoy. Si Yodge naman yung magkukusap. Sa akin kasi hanggang kaya kong tumulong, hanggang sa abot ng aking magkakaya, gagawin ko yun. Ayun. Kaya nandyan ako sa politika, wala ako sa politika. Kung kaya, bakit hindi? Kung correct. Meron. Pero talagang love mo na rin, ano? Love ko yun. Mulat sa Paul, kahit naman nung artista ako, tumutulong na rin ako eh. Right. Kahit saan, mga kaibigan. Basta yung kaya mo, hindi mo dapat, huwag mo piliin ang tutulungan mo. Pero grabe ha, ang kanyang schedule, mula umaga hanggang? Ano, umaga hanggang 5. Hanggang 5. Tapos iba pa yung minsan, meron kang pupuntahan, may dadalawin kang may birthday o may kaibigan ka. O namatayan. Hindi, nakumpunta sa kaya. Ganun ba? Kasal. Kasal, oo. Binyag. Binyag, oo. Birthday. Oo. Ayun. Okay. So, mahirap talaga. Yung araw-araw, gigising ka, magtatrabaho ka. Pero I think ang pinaka mahirap para sa isang tao sa lahat ay yung magkasakit. Yes. Right? Okay. Sobra. Yung... Lalo nagka-COVID, mahirap talaga magkasakit. COVID, oo, nako, talagang hindi natin kailangan yon. Pero maniniwala ka, sa awa ng Panginoon, hindi ako kinovid. Wow. Nagka-COVID lahat, mga anak ko, kasama ko sa bahay, hindi po ako nagka-COVID. Dapat lang, wag na. Wag na. Mabait. Huwag nang pumatong pa yon. Wag na. Ang pinag-uusapan po namin ay yung sakit ni Ness. Na multiple sclerosis. Ano ang multiple sclerosis? Ano ang mga sintomas mo noon? Ako noon, kaya ako nalaman yan, yung sumakit lang tong left ko. Ito. May tenga ko. Nagpa-check ako sa Makati Medical. Pero gaano katagal yan sumasakit bago mo pinunta? Ano yan? Masasakit tapos mawawala. Binaliwala ko yan. Mga ilang buwan? Hindi, mawawala tapos susunod. Sakit, sunod. Mga ilang beses na rin. Tapos nung mga siguro mga 5 beses na yan na masakit, tumatagal na yung sakit. Tapos umaabot na yung sakit sa ulo ko, tapos nagtitingling na ako. Yung nagkaganyan na itong ulo ko. Gumarami nang gumaganon. So nagpa-check na ako sa Makati Med. Yun, nakita na meron akong ganon. Pero si Doktora Banico, hindi pa rin siyang ganong kaano. Pina-check pa rin ako ng St. Luke's. Para dalawa. Yun din ang nakita? Yun din ang nakitang resulta. Okay. Yun. Sinabi sa akin yun. Yun, umiyak lang ako na yan sakit na yan kasi bihirang magkaroon yan dito sa Philippines. More on sa malamig, sa abroad, sa States. Iyak lang ako na ang pinakamasakit doon, walang lunas. Puro pag sumakit lang, pain reliever. Para lang mawala yung sakit mo. Kaya minsan ako yung makatulog ka lang, bibigyan ng sleeping pills para makatulog ka lang. Ayun. Hirap na hirap akong tanggapin yan nun, Corina. Lalo nung pumunta pa ako ng States niya nun eh. Para i-check ko, i-check ko dun sa... nagpunta kami ng LA para lang ipakita ko rin kung talaga yung sakit ko, ganito. Nagulat sila. Dahil Pilipino ko, nagkaroon ako ng ganito. Usually sa puti. Sa puti kumakapit. Sobrang na-depress ako nung nasa States ako. Tagal. Siguro isang buwan ako nag-stay. Ano ba ang pinakamalubhang kaso ng multiple sclerosis kapag hindi mo inalagaan? Ano yan? Bigla kang mabubulag.
Actually, kinakatakutan ko yan. Pag lumalabo yung tingin, lumabulag ka, bigla ka nilang matutumba. Kaya medyo yung sayaw, tinigil ko yung sayaw. Kasi hindi mo alam kung kailan ka matutumba. Bawal ang stress. Pero hindi pwede. Lahat tayo hindi naman nawawala yung stress. Bawal ang puyat. Hindi rin pwede. Lagi tayo nagpupuyat din. Madalas ang magpuyat. So, pag kaya lang, naging positive ako na wala. Wala ito. Kaya ko to. Kaya ko to. Pero ininda ko yan. Hindi katulad pa ng may end ka, may sakit, alam mo eh. Ito, wala eh. Pasalamat na lang ako. Meron isang lumabas na yung stem cell. Ang laking bagay sa akin ng stem cell. Hmm. Dahil mula nung nag-stem cell ako, tagal na akong nag-stem cell. Hmm. Medyo... Every year yan. Oo, yeah, di ba? Katulad, naaano ka, di ba, yung cells mo nabubuhayan, kakailangan ng immune mataas. Right, right. Oo. Ayun. Pero na-depress ako, pero ngayon hindi eh. Dapat hindi eh. Laban lang. Mm-mm. Ano ang inspirasyon mo sa lahat ng ito? Marami ka nang nagawa, kota ka na, ha? Kota ka na, pero batang-bata ka pa. Hindi. Ako lang yung taong yung... Happy din ako sa mga anak ko dahil okay na sila. Number one, yung nakakatulong ako sa kapwa ng maluwag. Siguro sabi ko nga, kaya binabalik ako ni Lord dito na andito ako ngayon uli sa position as kagawad. Kasi may mission pa rin ako. To help. Yes. Ang hirap, masakit, pero sabi mo nga mahirap ang politika, pero pag nandito sa puso mo, oo, masaya ka. Masaya. Oo. Tsaka never ka magkukota sa mga tutulungan kasi hindi sila nauubos. Hindi. Nadadagdagan. Okay. So ngayon, graduate ka na ng buhay. Ano ang motto mo sa buhay? Ayan, lahat ng tao na nanonood. Sa isang linya lang, sa ano ang masasabi mo? Sa akin, tuloy ang buhay lang. Positive lang, positibo lang tayo sa buhay. Tuloy lang po. Laban. Laban. Oy, meron pa siyang paparating na dream role, ha? Hindi pa siya tapos. Oo, di pa. O, di ba? Pwede ka pang umarte kung gusto ng producer. Eh. Pwede pa. Why not? Marami pa, pwede pa yan. Pwede ka pa ulit maging nanay ni Jezebel. Pwede rin. Magsusuot ka ulit ng buntot. Buntot. Pero hindi na tayo lalangoy, ha? Oo nga. Sa batubatuhan na lang tayo. Masakit na sa liya. Congratulations, palakpakan, Alma Moreno, kagawad. Ayan, congratulations.